Attorney, ano po ba ang maaring maging loophole ng isang subcontractor na sila po ay hindi matatawag na LOC? Thank you for your question, Ms. Jean. Ano, para sa pagkakaalam po ng lahat, ito po ay labor-only contractor. Ito po ay bawal, no? Pinagbabawal po ito sa ating labor code at sa mga rules and regulations para sa mga subcontractor. Bawal po ang LOC. Ano po ba ang ibig sabihin ng LOC? Ito po ang mga contractor na kumukuha lamang ng tao tapos pinapadala nila yung tao nila, no, doon sa kanilang kliyente, and then iniiwanan na. No, bahala na yung kliyente na magmando, bahala na sila mag-control, no, mag-supervise at mag-manage yung sa mga tao. So, ito po matatawag natin ng mga LOC, ang lumang terminology po sa LOC ay kabo system, no? Ano po ba yung ginagawa ng kabo? Mag-hire ng tao, and then pag nag-hire ng tao, i-deploy doon sa kliyente, tapos iiwanan na. Pero siya ang kukolekta ng sweldo, at then siya yung magagawa lang ng payroll. No? Yun po ang trabaho ng kabo. Bawal po yun kasi dapat kung ikaw po ay subcontractor, bukod sa pag-hire ng mga workers na i-deploy mo, required po kasi na ikaw rin dapat ang mag-supervise at mag-control sa kanilang pagtatrabaho. No, ang subcontractor po ay hindi lang tao-tao. Hindi po kukuha lang ng tao tapos ilalagay doon sa i-deploy doon sa kanyang principal or sa kanyang client, pero required po kasi na ang subcontractor, para po maging legitimate siya, ay talagang nagpo-provide ng supervision, management and control doon po sa mga employees na kanya pong dineploy doon sa kanyang client principal. Yan po ay isang requirement para hindi po tayo matawag, para hindi matawag ang isang subcontractor na LOC, dahil bawal po yung LOC. Ano pong mangyayari pag ang isang subcontractor ay na-consider, no, na isang LOC or labor-only contractor? Ang mangyayari po, yung kanyang mga tao na hinire at dineploy, yun po ay magiging employee nung kanyang kliyente, nung principal, no? Yung principal ang tatayo na tunay or real employer doon sa mga deployed worker na kinuha ng kabo o ng LOC. Yun po ang effect ng declaration of LOC. Isa pong requirement rin para hindi ma-declare na SOC, dapat may minimum capitalization. Pag kayo po ay papasok sa business to be a subcontractor or to be a job contractor or a service contractor, hindi po bababa ng 5 million dapat ang paid up capital. Pag bumaba po ng 5 million, isa pong indication yan na LOC or kabo lamang yung subcontractor. So yun po ang mga basic guideline. Medyo mahaba pong explanation yan. Isang buong webinar po yan. No? Yung talakayan po natin regarding sa labor-only contracting at sa mga legitimate contracting. Pero kung gusto niyo pong basahin pa, no, meron pong nilabas ang Department of Labor and Employment tungkol dyan. Department Order 174, Series of 2017. Yan po ang Implementing Rules and Regulation on Contracting and Subcontracting. At meron pong exception din dyan. No? Hindi lahat po ng outsourcing ay kailangan magrehistro under Department Order 174, no? Hindi po kailangan mag-comply doon, no? Meron po tayong DOLE Department Circular 01, Series of 2017, no? Naka-enumerate dito yung mga businesses at mga activities at mga negosyo na hindi kailangan magparehistro sa DOLE as a subcontractor, no? For example, may law office po kami. Ang pangalan ng law office namin, Sangalang and Gaerlan Business Lawyers. Meron po kaming mga retainers at may mga clients po kami na pinuprovide po namin ng legal services. Outsource, no? Para po kaming outsource. Pero kami ay hindi kailangang magrehistro sa Department Order 174 because kasama po kami sa exception to the rule. Okay, so yan po ang reference material na pwede niyong basahin. So, basa po tayo ng mga question dito. Meron pong nagpadala.